Hi Leo! Welcome back po dito sa aking channel. Ngayon, tingnan po natin kung ano ang magaganap or pwedeng maganap sa 2023 mo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makarelate. So be open-minded. Tignan nyo po yung inyong moon at yung inyong rising sign para mas kompleto po yung mensahe na marireceive ninyo or yung guidance ninyo ngayong 2023. Tignan po natin, spirit guide, ano po yung pwedeng maganap sa taong 2023 ni Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Pwede nyo rin tignan yung Venus sign ninyo. So, mas maganda kasi kung alam ninyo yung inyong natal chart. Actually, maganda rin pong pag-aralan yung astrology. So, if you have time, Leo, ayan o, oh, diba, pag-aralan mo yung astrology mo o yung chart mo, yung natal chart mo. Para mas makilala nyo pa rin yung sarili ninyo, what is your potential, lalo na kung paano ba kayo magkakapera. Diba? Sa anong paraan ba? Makikita nyo yun dun sa inyong natal chart. Tingnan po natin kung ano yung pwedeng mangyari. Ano ba yung mga kaganapan ngayong 2023? Ano ba yung highlights ng 2023 mo, Spirit Guide? Okay. Meron number 36. Meron tayo ditong number 2. At meron tayo number 10. So, may mga away dito. Kasi may mga tinatago sa'yo. Leo, for some of you, pwedeng ma-involve po kayo sa third-party situation. So, mag-iingat kayo ha kung meron kayong mga makikilala. Ngayong 2023, may mga bagong taong papasok sa life ninyo. Make sure na you do some background check. Hindi yan dahil nag-iisip ka ng kung ano-ano. Kung hindi, kailangan mo talaga yun. Diba? Para meron naman kayong alam dun sa tao. Okay, for some of you, ayun o, meron talaga may tinatago sa inyo dito, Leo. Pwedeng madidiscover ninyo ngayong taon na to na meron palang third party or nagkaroon pala ng third party yung person mo kung meron po kayong karelasyon. So, pagdating naman sa inyong ayan, number 36, number 10, and number 26, so may pag-travel po yung iba sa inyo dito. Parang ilalaban nyo talaga to yung pagta-travel na to. Pwedeng madaming tutol dito. Pwede kasi yung iba sa inyo, meron kayong business. Tapos, parang alam mo yun, gusto mo nang i-give up yung business mo na to kasi meron kang nakitang bagong opportunity na. Yung opportunity na to na feeling mo na mas magiging okay compared dito sa business mo. So, for some of you po, kung meron kayong piggery business, mas magiging okay pa siya. Yun nga lang kasi yung iba sa inyo, pwedeng mag-switch. Ayun, yung kung iba naman is pwedeng hindi kayo manging ibang bansa, ganyan, or magta-travel sa ibang lugar. Kung hindi, pwedeng mag-switch kayo to other livestock. Okay, kunwari, may baboyan kayo, pero yung baboyan nung nitong 2023 ay hindi okay yung kitaan. So, pwedeng magbabaka kayo o kaya kambing. Yung mga ganun, basta mag-switch kayo ng ibibreed or ng ibibenta. Ganyan yung nakikita ko dito. So, meron tayong number 2, number 1, and number 30. So, ito nga kasi meron kasing tinatago sa'yo. Okay, pwedeng meron third party yung person mo o kaya naman meron pala siyang asawa before. Kaya nga sabi ko sa inyo, do some background check. Leo, pagdating dito sa mga taong papapasukin mo sa life mo, even friends man yan, you know. Tapos ito may mga away dito pagdating sa family. So yung iba sa inyo malalaman nyo na second family pala kayo or may second family pala yung asawa nyo or yung tatay ninyo or yung nanay ninyo. So tingnan po natin. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for Leo ngayong 2023? Leo, madaming revelations for you ngayong, ano, ngayong taon na to. Number 21. So, yung iba pwedeng babalik po kayo sa pag-aaral. Diba? Wala naman talagang pinipili na age, diba, yung pag-aaral. So, if you are ready and ready na kayo financially, then it's time to go back. Tingnan po natin ano pa, Spirit Guide, ang mensahe natin for... Okay, so ito nga, meron talagang revelation for you. Leo, yung iba, malalaman nyo yung revelation na to. Or malalaman nyo yung sikreto ng person nyo. Or kung sino man to sa life ninyo, yung taong to. Pero hindi kayo magsasalita. Because gusto mo na kung ano kayo noon, nun, ganun pa rin kayo ngayon. So kahit may alam ka na dito, hindi ka basta-basta mag, you know, hindi mo kagad si-spill out kung ano man yung nalalaman mo. Parang walang confrontation na mangyayari dito.
parang alam mo yun, may alam ka pero tatahimik ka lang sa isang sulok. Ganun yung nakikita ko sa'yo dito. Siguro, pagmamasdan mo lang yung mga tao na niloloko ka, hindi ba? Alam mo yun, di ba? Nagsasalita siya, tapos alam mo naman yung totoo. So parang alam mo yun, mapapasmirk ka na lang or mapapailing ka na lang kasi alam mo na yung katotohanan pero pilit ka pa rin niloloko ng mga taong ito sa paligid mo. Check pa natin ano pa yung mensahe for you. Meron tayo ditong wild. So mag-draw pa tayo ng another card. Meron tayo ditong gravity. Meron tayo ditong swamp. Number 9. So, yung iba sa inyo, makakaranas ng iba ng depression. So, kailangan nyo ng makakausap. So, pag mabigat na talaga, bitawan nyo na. Leo, huwag nyo na masyadong pagpilitan yung isang bagay or yung isang sitwasyon na maayos pa siya. Kasi in the first place, baka hindi naman talaga okay. Hindi ba? So, may mga tao din naman natutulong sa'yo dito. And also, nasa mindset mo din kasi yan eh. Hindi ba? Paano mo ba titignan yung mga nangyayari sa paligid mo ngayong 2023? So, yung reaction mo, yung action mo, at yung mga iniisip mo ay napakahalaga ngayong 2023. Actually, hindi lang naman yan ngayong 2023 eh. Kahit sa mga susunod pa na taon. So, mag-ingat ka lang sa mga gagawin mong decision sa life. Dapat panag-aralan mo talaga yan. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Ano ba yung mga kailangan mong i-heal, kailangan mong i-embrace, kailangan mo nang alisin sa life mo. Spirit guide, tignan po natin ano ba yung kailangan i-release ni Leo ngayong 2023 para maabot niya yung full potential ng kanyang life, ng kanyang career, or ano pa man tong aspect ng life niya. Spirit guide, ano po ba yung kailangan i-release ni Leo? What do you need to release? Luck, okay, yung iba sa inyo kasi iniisip nyo yung swerte at saka malas. Sabi nga, wala namang swerte na tao, hindi ba? Nasa pagsisikap natin yan. Tapos yung iba sa inyo, masyado kayong naniniwala sa mga tinuturo dito sa YouTube ba na mga ganito-ganyan, pampaswerte. Actually, mindset nyo lang yan eh. Sabi ko nga sa inyo, your mind is powerful, Leo. So, kung ano yung iniisip ninyo, talagang pwede siyang magkatotoo. So, kahit sabihin natin na yung isang card na to, inisip ko na swerte to sa akin. Lagi ko tong dadalhin. So, swertehin talaga ako. Kasi yun yung iniisip ko eh. Yun yung frequency na binibigay ko kay universe. So, hindi nyo kailangan bumili ng kung ano-ano. Just to say na, para maging swerte ako, bibili ako ng ganito. Okay? So, kung wala naman talaga kayong budget, huwag na kayong bumili. Pero syempre, yes, may mga crystals, may mga ano pa rin talaga na siswertihin ka talaga. Katulad nung citrine stone, ayan, basta na-activate nyo siya, maganda yun. Kunwari, itong amethyst, talagang perfect to kung meron masakit sa inyo. Ayan, totoo na, tried and tested ko na yan. So, yun yung sinasabi ko dito, na huwag kayo masyadong dumepende dun sa mga pampaswerte. Yun yung sinasabi sa inyo ni Universe, Leo. Meron tayo ditong awareness. Ayan, so ito naman yung nangyayari. Kapag sobrang aware naman kayo, natatakot kayo, napupuno kayo ng takot, Leo, ang nangyayari, hindi nyo na nagagawa yung gusto ninyo kasi sobrang aware kayo, sobrang cautious kayo sa mga ginagawa ninyo sa life. So alam nyo yung instead na makapag-enjoy kayo, hindi yun yung nangyayari. So tamang maging aware kayo pero at the same time, balansehin nyo lang din naman. Huwag kayong matakot na baka ma-judge kayo ng tao, ganyan. So, lahat naman i-judge tayo eh. Wala namang perfect, diba, sa mundo. So, hindi rin naman natin mapi-please lahat ng tao sa paligid natin. So, might as well, gawin na lang natin yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin pero hindi naman tayo nakakasakit. Check pa natin ano pa ba yung kailangan mong i-release. Ayun yung iba din sa inyo, diba, awareness nga. So, pwedeng sabihin natin na konting, nadagdagan lang yung timbang ninyo, Leo, ano na kayo. Sobrang naaaligagan na kayo, ganyan. So, wag naman ganun, kontrolin nyo pa rin yan. So, balance lang dapat, okay? So, take action. So, ito, ang nakikita ko naman sa'yo dito is,
Kasi take action tayo, 'di ba? Ito yung ito ngayon kailangan mong i-release. So alam mo naman talaga yung mga gagawin mo, Leo, pero dahil nga sobrang aware ka sa mga nangyayari sa paligid mo, natatakot ka. So ang sinasabi sa iyo dito ni Universe, if meron talagang action, meron talagang decision na kailangan gawin, gawin mo 'yon. I-release mo yung naiisip mo na 'to. I-release mo yung kaya mong gawin. 'Yun yung sinasabi sa iyo ni Universe. Kasi mamaya nandiyan na sa harapan mo yung opportunity na hinihintay mo. Pero dahil sobra ka natatakot, dahil kung ano ba yung sasabihin ng ibang tao, ano ba yung magiging reaction nila, so hindi ka gumagawa ng action. So yun naman yung gawin mo. Release and take action. Check natin ano naman yung kailangan mong i-embrace ngayong 2023. Mayroon tayo ditong fire element grounding. Ayun, so ito yung kailangan mo. 'Di ba sabi ko sa inyo, kung ano yung binibigay natin kay universe, ano yung iniisip natin, yun yung nare-receive natin, 'di ba? So ito yung kailangan mong gawin, you do some grounding. Maging humble ka pa rin. 'Di ba? Kahit ano pa yung mga mare-receive mong blessings ngayong 2023, Leo. Be humble. Yun na may sinasabi ni universe sa iyo. Tsaka yan, no, pwede kang mag-meditate. Pwede kang maglakad-lakad sa mapupunong lugar, yung tahimik ba ganyan. So, para makapag-isip-isip ka din ng mabuti. From time to time siguro, sabi natin, once every 3 months, mga ganyan. O diba, parang sipilyo lang. Yung papalitan nyo yung ano nyo, yung toothbrush nyo. Every 3 months, mga ganyan. So, gawin nyo yun parang, para ma-refresh yung isipan ninyo at makagawa kayo ng mga bagay na mas maganda para sa life ninyo. Ano pa po, spirit guide? So, meron tayo ditong amethyst. O, diba tama yung pinakita ko sa inyo kaninang card? Ay, ano, card tuloy. Ito yung stone amethyst. So, acceptance and courage. So, nakakapagparelax din kasi to. So, kung inaatake po kayo, atakin kayo ng anxiety. Kung meron kayong anxiety, makakatulong to sa inyo para makapag-relax kayo. And also, kung meron kayong takot, Leo, sa pag, sabi natin, sa pagsasalita, ewan ko ha, kasi umuubra sa akin to eh, kapag may kausap ako, tapos kinakabahan ako. Ayun, parang nare-relax ako, yun. So, acceptance, so ito yung kailangan mo i-embrace, kailangan mong i-accept yung mga bagay-bagay. Katulad nito, di ba? Na hindi nga lahat ng tao ay mapiplease natin. Kaya wag mo nang i-base, Leo, sa kanila yung mga gagawin mo. Kasi hanggat binibase mo sa kanila yung mga ginagawa mo, hindi ka magiging masaya. Ngayong 2023. Check natin ano pa po spirit guide. So, blood on the moon. Destiny. Ayan. So, kung ano man po yung mga gagawin mong action, it will lead you to your destination. So, kaya pag-isipan mong mabuti yung mga gagawin mo ngayong 2023, Leo. Check pa natin ano pa yung mensahe for you pagdating sa trabaho mo. Tignan natin. Spirit guide, tignan po natin. Ano pa po yung mensahe natin for Leo? Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong 2023. Prosperity lies ahead. Wow, ang ganda. New Moon in Taurus. So, pwedeng may Taurus yung iba sa inyo. Sa big three ninyo, ayan, could be Moon sa inyo yan. Tignan natin, Leo, ano pa po yung mensahe for you? Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin for Leo? Leo, pagdating sa trabaho, Leo, kamusta naman ngayong 2023? Sobrang daming trabaho. Ang daming opportunities for you, Leo. Sobrang ano din, makikita mo dito na pagkakatiwalaan ka ng mga boss mo, ganyan. Sobrang magiging inspire ka magtrabaho ngayong 2023. The Emperor, may promotion para sa'yo dito. Sipagan mo lang talaga, maging madiskarte ka din pagdating sa work mo. Manonotice ka ngayong ano, ngayong 2023. Kung noon, nung 2022, ano ka lang, yun na nasa isang sulok ka lang, gumagawa ka lang ng trabaho mo kung ano yung inuto sa'yo. By 2023, manonotice ka na ng mga big bosses mo. Makikita na nila yung potential mo. Bakit? Kasi yung iba sa inyo dito, nag-iisip kayo. Kung magstay pa ba kayo dito sa trabaho ninyo or kayo ay mag-a-abroad na, tingnan mo may globe doon or kung hindi naman kayo mag-a-abroad, kung lilipat na ba kayo ng trabaho. So kaya manonotice ka dito kasi
malaki yung magiging impact ng pag-alis mo sa kanila. Ibig sabihin, asset ka kasi sa company, asset ka dito sa trabaho nyo. So, kung mawawala ka, medyo mapipilayan sila. So, yun yung iniisip nila dito. Kaya pwedeng offeran ka dito ng mas malaki. Oo, ng mas malaking sweldo, ganyan, ng salary increase, pwedeng ang, kung patapos na yung iyong kontrata, talagang pipilitin nilang ma-renew yun. Or mag-extend ka pa, ganyan. Check pa po natin, Spirit Guide. Ano pa po yung paparating pagdating sa trabaho ni Leo? Two of Cups. Nine of Wands. At meron tayo ditong Seven of Cups. So, laging may nakabantay sa'yo dito, Leo. Hindi ko alam kung may magkakagusto ba sa'yo dito pagdating sa trabaho. Pero, alam mo yung parang laging may nagbabantay sa'yo. Kaya nga, galingan mo talaga pagdating sa work mo. Kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, manonotice ka na dito. At yan, may makakanotice talaga sa'yo dito at yung potential mo as a worker. So, tuloy-tuloy lang to. Tingnan mo, King of Wands. So, medyo pag ano, inoferan ka nila dito, medyo magpabebe ka muna. Yun yung nakikita ko dito. Para taasan talaga nila yung salary mo. Magiget mo yan ngayong 2023. Kung yan yung gusto mo talaga mangyari. Kung could be promotion man yan. Or promotion or salary increase. Ayan. Baka bigyan ka ng malaking bonus. Ganyan. Basta, parang papabor sa'yo yung pagdating dito sa trabaho ngayon. Ang dami kung ano yung mga wini-wish mo na makuha mo galing dito sa trabaho na to, makukuha mo siya ngayong 2023. Yung iba sa inyo, pwedeng makabili po kayo ng sasakyan. Yan yung nakikita ko dito. Yung iba nga sa inyo, ewan ko kasi ito nagbabalak bumili ng farm. Yun yung nakikita ko dito, farm. Diba yung umpisa, meron tayong piggery, ganyan. So, yung iba sa inyo, pwede talaga. So, tingnan natin pagdating naman sa money mo. Spirit Guide, ayan na, prosperity lies ahead. Madaming naghihintay sa'yo ngayong 2023. Madaming revelations. Mas magiging aware ka talaga. Check natin. Pagdating po sa kaperahan ni Leo, Spirit Guide, kamusta naman po ngayong 2023. Kamusta po ang kaperahan ni Leo Spirit Guide? Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. The Chariot. Tignan mo, may success tayo dito. So, kung kayo po ay nagbabalak umalis ng bansa or kung ano man tong pag-travel na gagawin ninyo, magiging successful po ito or magiging successful kayo doon sa pupuntahan ninyo. Eight of Coins na naman. So, ayan o. Meron ba kayong gustong puntahan talaga? Leo, meron kayong gustong pag-travel or travel na gagawin ngayong 2023 kasi magbibigay ito sa inyo ng stability. Tuloy-tuloy na pera. Kaya lang syempre ha, dahil tuloy-tuloy yung pera nyo dito, baka naman kayo ay maging palagastos. So, kontrolin nyo po yan. Isipin nyo na lang, no, nandito kayo sa Pinas, nakakasya yung kinikita ninyo. Or kung hindi man siya nakakasya, napipilit nyo talaga. Alam mo yun? Napagkakasya mo talaga. Pero bakit nung nandyan ka na? Napakadami na, triple na yung gastos ninyo. So, wag mo kasing ipadala lahat ng kinikita mo. Yun yung nakikita ko dito. Check natin. Kamusta po ang kaperahan ni Leo Spirit Guide? Page of Swords. Meron tayo ditong Ten of Cups. At meron tayo ditong Ace of Coins. Yun, diba? Napakaganda. Malaki talaga yung kikitain nyo. Or sabi natin, sabi ko nga sa inyo kanina, diba, may salary increase. So, pwede talaga na-offeran kayo dito. So, pag-isipan nyo po muna, yung iba kasi sa inyo parang nagdadalawang isip kayong umalis because of your family. Kaya lang kasi ito yung anak mo. Pwedeng meron dito magka-college na, so kailangan nyo talaga ng malaking pera. So kailangan nyo talagang mag-sacrifice. Ayan, yun yung nakikita ko dito. Maganda po pagdating sa family life ninyo, maganda rin. Pagdating sa money, kasi nakakasundo po kayo dito. Yes, malaki yung gastos pero worth it naman yung nakikita ko dito. Kasi kung meron nga kayo nag-aaral na anak, mukhang napakatalino ng batang to. Kasi very curious siya sa mga bagay-bagay. Sa life, ganyan. Tingnan natin, Spirit Guide. The World. Ayun, yung iba nga sa inyo talaga. Hindi nyo talagang mga ibang bansa. Leo. Kung hindi naman, tingnan nyo, saan pa ba mayroong opportunity para sa inyo? Oo.
Hanapin nyo yung opportunity. Kung ayaw nyo namang mga ibang bansa, then okay lang naman yun. Basta hanap kayo ng opportunity pa na mas magandang kita. Or sabihin natin, mas maging madiskarte po kayo dito. Ngayong 2023, tignan natin pagdating sa health mo. Spirit guide, kamusta po ang health ni Leo? Ang health po ni Leo, spirit guide, kamusta naman po ngayong 2023? Tignan natin. The world, the moon, so parang kayo din to eh, kayo yung may tinatago. Ah, yung iba sa inyo because of katandaan na lang kaya kayo magkakasakit. So very healthy po yung iba sa inyo. For some of you naman, ayan, medyo meron dito, it could be infertility. Or pwede naman na napaka-healthy naman ng inyong mga katawan, kayong mag-asawa. So parang sunod-sunod naman yung baby nyo dito ngayong, hindi naman syempre ngayong 2023, ano. Pero sabihin natin kung na magbubuntis ka ngayong 2023, by 2024, magbubuntis ka ulit. Parang ganyan, sunod-sunod ba, ganyan yung nakikita ko dito kung sobrang healthy. Pero meron din naman dito is, ayun naman, nahirapan naman pong magkaanak. Tapos yung iba nga sa inyo dito, wala naman kayo masyadong mga sakit-sakit. Kaya lang kasi pag parang sumumpong itong nararamdaman ninyo, is biglaan siya kasi because of katandaan. So, kailangan nyo talaga mag-exercise dito, Leo. Yun lang naman yung nafe-feel ko. Ayan, so para naman sa mga babae, ingat po kayo. So, sige, sa lahat na nga lang, pwedeng babae, lalaki dito, rayuma, ganyan, gout. Yun lang naman yung nakikita ko dito. More on sa paa. About sa paa. Okay, tapos pagdating naman po dito, yun sa mga babae nga is, sa inyong mayoma ba yun? Basta sa, pwedeng meron dito maaano na, magme-menopause na ngayong 2023. Yan. Ewan ko ba, infertility kasi yung nakikita ko dito. Leo. Ayan, so kung nagbabala kayo magkaanak, bakit hindi pa ba nangyayari? Bakit ang tagal-tagal na? So, magpa-check up po kayo. Oo, magpa-ano kayo sa eksperto. Mag-consulta kayo sa eksperto para mas matulungan po kayo. Okay, so tingnan naman natin pagdating sa iyong negosyo. Sa mga nagbabalak pong magnegosyo ngayong 2023, tignan po natin Spirit Guide. Spirit Guide para po sa mga nagbabalak na magnegosyo. Kamusta po? Kung magbabalak magnegosyo ngayong taon, si Leo, kamusta naman po? Kung magbabalak kang magnegosyo, Leo, ngayong taon, tignan natin. Wow, napakaganda. Wheel of Fortune. So kung nag-iisip po kayo magnegosyo, i-pursue nyo yan. I-push nyo yan, Leo. nagdadalawang isip pa yung iba sa inyo. Pero tignan mo kasi sinasabi ni Universe. O, tignan mo ha. Hanggat di kayo magsisimula, hindi nyo makukuha to. Lagi kayong mag-what if dyan. What if, inumpisahan ko na. What if, ganito, ganyan. So, huwag kayo mag-what if dito, Leo. Simulan nyo na ngayong 2023 kung meron kayong gustong gawin na negosyo. Walang mangyayari kung kayo ay mag-iisip lamang ng mag-iisip dito at magpapadala kayo sa takot ninyo. Hindi nyo mararanasan tong prosperity na hinain sa inyo ni Universe. Tignan po natin para naman sa mga may negosyo, kamusta naman? So, meron tayo ditong The Magician and Strength. Tignan nyo, oh, napakaganda po ng energy na to. So, bongga ang inyong business ngayong 2023. Siyempre, meron pa rin kayong kakaharapin, Leo, na mga problems. Pero mga minor problems lang to. Kayang-kaya nyo po itong lagpasan. Ayan o, Ace of Wands. Bakit nga ba malalagpasan nyo to? Kasi kilos kayo ng kilos dito. You know, pag nagkaroon ng problema, inaayos nyo kaagad. Inaalam nyo, ano ba yung problema natin? Okay, ano ba yung problema natin sa products na to? Sa product na to, ganyan. The Hanged Man. So, ito. Nakikita ko lang dito magpapahirap sa inyo. Leo. Sana Leo, nasabi ko. No, hindi ko alam sa Jotarius ba yung nasabi ko. Kanina pa kasi tumatakbo si Sagittarius sa isipan ko. So, maybe yung iba sa inyo, kadeal nyo si Sagittarius. Okay, Leo, ayan, meron lang tayo ditong The Hanged Man. So, ang sinasabi lang sa inyo dito ni Universe is, baguhin nyo yung mindset ninyo, baguhin ninyo yung mga paniniwala ninyo pagdating dito sa inyong negosyo. Okay, katulad lang din ito, oh, kung kayo ay magsisimulang mag-business, diba? Wala nga mangyayari kung kayo ay nakabitin lang dyan at hindi kayo gagawa ng action. So, take action. Diba, sinabi din naman sa inyo yun ni Universe
take action. Kanina, yung meron tayong mga cards na yun eh. Okay, so maganda po. Ayan, simulan nyo na kung sino man yung mga gustong mag-start ng business. Tingnan naman po natin pagdating sa love life, spirit guide. Pagdating po sa love life, para naman sa mga single, kamusta naman po, spirit guide? Para sa mga single na Leo, kamusta naman po? Ano bang paparating sa inyo? Seven of coins. Meron tayo ditong six of wands. Okay, yung iba sa inyo, ngayong 2023, ay pera ang iniisip ninyo dito. Leo, nagiging matalino kayo dito. Kung kayo man ay makikipagrelasyon, para mas pipili nyo LDR kayo. O, mga nasa malayo yung gusto mo dito. Siguro ayaw mo kasi ng, ano, ayaw mo ng taong clingy ngayong 2023. Ayaw mo ng, ano ba, yung tipong kunwari, laging nandyan. Alam mo yung any minute, pwedeng nandyan na sa bahay ninyo. Kaya ayaw mo na makulit ngayong 2023. Kasi gusto mo makapag-focus sa iyong mga kaperahan. Yan. So, parang hindi mo priority dito yung, ano, yung love life. Tignan po natin. Kasi iba yung focus mo. Pagdating naman sa mga in a relationship, meron tayo ditong the world. So, pwedeng LDR din ito. Ayan, may paparating nga sa'yo dito, Leo. Pero mukhang galing siya sa malayo. Alam mo yung parang bibisita lang siya, paminsan. Yun yung gusto mo. Meron tayo ditong Knight of Wands. Okay, yung iba naman sa inyo, may makikilala kayo. Taga ibang bansa or pwedeng dito sa ibang bansa kayo nagkakilala nitong karelasyon mo ngayon, Leo. King of Wands. Apa, mabilis to. Mabilis yung taong to. Parang pag nung nakita ka nito, hindi ka na pinakawalan. Or kung ito man ay makikilala mo palang, Leo, ano, kung nakita pa lang nito sa'yo, hindi ka na niya titigilan. Yan yung nakikita ko dito. Tingnan natin. Spirit guide para naman po sa mga mag-asawa. Kamusta naman po itong 2023 pagdating sa kanila? Knight of Cups. The Lovers. At meron tayo ditong Ten of Swords. Ayan. So may mga pagtatapos dito pagdating sa relationship ninyo. Ace of Coins. Okay. The Hermit. So may tumatahimik dito. May tatahimik dito sa relationship ninyo. Sabi ko sa iyo, 'di ba, may mga revelations ka na malalaman. So for some of you, pwedeng ito yung maging dahilan ng para mag-end yung relationship ninyo. Sabi ko sa iyo, 'di ba, may mga revelations, may mga tinatago kasi yung person mo. Pwedeng may makita ka ngayong taon na to na mga evidence, Leo, pagdating dito sa mga hinala mo. Ayan, pero nakikita ko naman, di naman kayo pababayaan pagdating sa usaping pera ng asawa mo. So, magiging responsible pa rin siya. Ayan, or sabihin natin kung galit na galit ka naman sa kanya, kayang-kaya mo namang suportahan yung mga anak mo. Alam mo yung parang kahit magbigay siya dito, tatanggihan mo. Para kasing iniisip mo dito, pride na lang yung mayroon ka. So, tignan naman po natin ano ba yung mga blessings na paparating sa'yo ngayong 2023. Spirit guide, ano po yung mga blessings na paparating kay Leo ngayong 2023? Ano po itong blessings na paparating na ito for Leo? Animals, so yung iba nga sa inyo, pwedeng involved talaga kayo sa mga animals. Pwedeng ang sa poultry, sa livestock, ganyan. Or pwedeng ngayong taon, maisipan yung mag-breed ng aso, ng pusa. Yun nga, or ng mga livestock nga. Family. Ayan, boundaries. So, malalaman mo talaga kung sino ba yung mga totoo sa'yo. Or sabihin natin na, alam mo naman na, Leo, kung sino yung mga hindi totoo at totoo sa'yo. Pero ngayong 2023, parang ngayon ka palang maglalagay ng boundaries sa pagitan ninyo ng mga taong to. Ngayon ka palang magkakaroon ng lakas ng loob. Meron tayo ditong passion. Sabi ko nga sa inyo, mas magiging ano ba, inspired kayong magtrabaho ngayong 2023. Tapos meron tayo ditong good luck. Ayan. So, 'di ba, madami ka kong opportunities na darating sa iyo. At may clarity tayo dito kasi nga madaming revelations talaga for you ngayong taon na ito. So, tingnan pa natin ano pa yung mensahe for you. A blessing of peace after battle. So, 'yun, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapayapaan ng isipan ngayong 2023. Kasi nga hindi ka na talaga. Kasi minsan, Leo, ang kalaban mo lang naman dito is yung sarili mo. Yung isipan mo ba? So, yun nga. Ngayong 2023 is, masusundin mo ngayon yung sarili mo kesa sa
sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa mga reactions nila towards you. Okay? So, yan lang po yung mensahe sa inyo ngayong 2023. Ingat kayo always. More blessings to come. And madami pa naman tayong videos na i-upload sa mga susunod pang araw-araw naman. Okay? So, yan. Ingat po always. At yes, madaming blessings ang darating sa'yo ngayong taon na ito. Hindi ka mauubusan, Leo. Bye-bye po.